Nabid ako ng ano, rear carb mirror. Mas malapit ka. So, mas malapit na ngayon. Mas kita-kita ko na yung likod. Kasi paggabi kasi, ano, yung pag naka-open cam to, so, nakita ko na yung front, yung likod. Ano lang, di it's a perasa. Ito, medyo maliit na monitor. Pero dito, white. Eh, kailangan pa yung swipe, di ba? Para makita na. Eh, dito lang nakikita ko. Sa likod. Yung dati ko kasi, ano yun eh. Ano yung ba, nakalaki yun. Sa likod na yun eh. Hindi ka nung malaking dati. Kinabit ako pa ng mas, ano ngayon. Mas, white. Curve yan eh. Hindi straight yan, curve yan. Yan, nandiyan mo curve. Mas halos yung laki siya ng ano, ng dust lang. Ng haba, lapad. Halos yung laki. So, lapad na yung dust lang ng konti. Lapad din ang rear mirror natin, curb. So, maganda na ngayon, nakikita niya ako sa mirror, diba? Nakikita niya ako ngayon. So, malinaw na. Maganda na daw yung stereo ko ngayon, bago na. Tapos, ano pa yan? May speaker pa dyan, pwede ako mag-bluetooth, pwede ako mag-salita dyan, connect sa phone, pwede ako mag-usap, may data naman yung phone ko eh, pero may bluetooth pa yan, pwede ako mag-salita dyan habang may matawag. Pero hindi ko pa nasubukan eh, kung paano, pero ano yan, yung stereo niya kasi, may Android dyan eh, may bluetooth din, kaya nga may mic yan eh, yung bagong labas niya eh. May mic. Doon ko yung binili kay ko ni Salaysay. Sa kaibigan ko sa Banabe. May messenger ako sa kanya. May mic yan o. Parang yung modern na sa kanya yun, diba? Ganun. Pwede ka magsalita habang nag-drive. Kahit yung mahawak yung cellphone mo. Ngayon din yan. Yan may mic ko. Yun yung controller yun, hindi pinakita ko na sa isang video ko. Nakita niya ako sa video. Ay, sana sa lamin. Sorry, sa likod may ginabit din ako eh. No, kaya pakita ko na kaya. Hindi kasi pinakita yung ginawa ko sa likod. Ano kaya sa likod? Pakita ko sa inyo yung ginawa ko. Kaya pala ako sa likod. Ginawa ako sa likod o. Dali, mura lang bili ko dyan. Ano ko, magkano bili ko dyan? Mura lang yan. Saka nagyo ka ng kalena rito. O yung mo. Yan tulad na ibang ano, na mamahalin. Mura lang to. Tibay pa. Ano, magkano bili ko rito? Mura lang yan. 250 pesos. Tibay pa. Sana kayo binili sa ano, may bandang 999 or 999 yata eh. Sa banda ron. O, 999 yata binili yan. Yung sa taas. Basta sa cellular banda ron. Yung daming mag-cellular, nalilito na ako minsan dyan.
Kaya laki na sa loob eh. Tapos ginawa ko ng paraan dito. Pinataasan ko rito. Pinamita ko ng ano, yung panginit. May soldering ano ko eh, iron. Panginit. Pinataasan ko. Nakabutas, walang kaasing, walang ka, ano yan. Lapat na lapat yung kadena dyan. May lock sa loob yan eh. Tapos yung kadena na yan, tapos may lock din yan. May susi ako nun. Tapos nakakalag yan dito sa kadena. Kasi dati bala ko talaga. Bada ko open yan. Eh, naisip ko, isa pang may karga ako sa likod, pag umuwan na mabasa. Kaya nung pumunta ko naman, nakita ko yan. Ang naisip ko yung lagay dyan. Kasi inisip ko rin lagyan ng ano to sa likod. Parang pinaka-table. Para pag yung kunyari, pag pupunta ko sa isang lugar, wala akong, kaya tatambay kami sa isang lugar na ano, na pwede pagtambayan. Kasi pwede nga table yan eh. Pwede. Pwede ka kumain dyan, sa likod. Dito sa likod, kaya ano dito eh. Kaya, apat na taon ako. Dun. Ipansapin pa ako sa may pansapin pa ako sa loob eh. Yung goma. Pakita ko ate mga. Ito, yung pansapin. Marami yan eh. Marami. Tapos ito yung gagamitin kong payo kung sakaling upo sa likod. Kung para may payo sa likod. Malaki yan. Pag may sasakay sa likod, kunyari mulan. Ito yung gagamitin yung payo. Sorry, wala naman loob nito eh. Hindi ko nilalagyan naman loob yan. Hindi ko nilalagyan. Kaya kami tali lang yan. Walang laman loob niyan. Nalagyan ko lang yan. Nalagyan ko lang yan pag yung may lalagay na gamit na hindi importante. Kanyara ay bag na ano lang, mga kapote or mga gamit na pagkain. Tapos pagpaparata ako, papasok ko sa loob. Tapos pag yung lalakad, ako ilalagay ulit yan. Mga sigurado. Actually, kailangan ko lang naman gamitin ito pag ano eh. Nangyari, puno na sa loob, diba? Siyempre, yung gamit ko nasa loob. Skip na yung mga tao. E di ko ilagay ulit yung bag ko sa likod. Yung hindi nababasa ng ulan. Pag yung nila, pag may pupuntahan kami. Hindi kasi papasukay ng tubig. Kasi dito ko binutakasin sa ilalim. Dito ko binutakasin sa ilalim. Ako lang naisip ng paraan yan eh. Wala pa akong nakikita sa YouTube na vlogger na gumawa ng ganyan. Ako pa lang. Hindi gumagalaw yan. Namiitan ko yan ang soldering iron. Yung minit. Inuso ko. Pinantay ko. May laki sa loob. Malaki laki yan eh. Kaya hindi mahugot eh. Kahit buksan mo to, kahit buksan mo. Nari buksan mo to, hindi mo mahugot to. Kaya pag bubuksan ko yan, dito lang yan binubuksan. Basta kasara na yan. Basta walang laman pa rin sa loob yan pag tumatak. Pag ano ako, pag maparada ako, walang laman yan. Pag matakbo lang ako, kanyari. Pag kailangan ko lang ilagay dyan, lalagyan ko. Pero pag oras na pumarada ako, tanggalin ko na laman yan, wala na laman loob yan. So, wala na laman loob yan tayo pag nakaparada ako. Sa maganda kasi ito eh. Diba, travel vlog ako. Kung sakaling mag-outing kami, or... Siyempre, malay mo, parang araw. Sakali. Pumunta kami sa ibang lugar. Kasi may ligaw man sa YouTube na ano yung mga travel vlog. Yung mga iba pa mas hindi pa nga iba eh. Yung bahay pa nga yung likod ng pick up nila. Diba? Iba po nga pa.
mas malaki ang ginagastos nila rin. Hindi ko na kasi ano to, mga pinagawa ano, yung sinesera. Hindi na kasi. Mas gusto ko kasi yung hindi na ina-open. Saka para mabilis kargahan. Saka ang bilis sakyan ng tao. Pero meron din naman si Kuan sa Lesha yung ano, i-folding. Di ba pinapakita nga niya? Pwede rin naman kayo magpakabit na kayo yung gusto nyo. Kung gusto nyo yung ano, yung meron kayong importante gamit na kakarga, magpakabit kayo ng ganun. Saan yan eh? Mas mahal lang yan eh, yung ganun. Sa 30 plus yan ako make it. Kay Connie Salaysay sa Banawe, magkakabit sila ng ganun. May messenger ako sa kanya. Tapos dito naman, di ba? Ano, pwede mo rin patungan siya sa likod. Kunyari, cellphone or pagkain dyan, pwede rin. Tapos dito, pwede rin. Tapos dyan, upuan niya dyan. Dito gamit, pwede pa. Targahan. Ito lang kasi naisip ko paraan para pwede magkarga ng gamit na hindi nababasa sa likod. Kasi kaya wala, hindi ako nagkapit ng ano eh. Yung bed cover, hindi ako nagkapit eh. Kasi mas gusto ko yung open para pag mabilis sakyan ng tao. Yan yung kasakay ng dalawang tao dito eh. Sa amin doon sa community namin. Kasi dito ka nakakat sa likod oh. Yan oh. Pag-akat mo dyan, tapa ka dyan, nakakat ka na rito, mabilis pa kayo. Kasi pag may takap pa yan, bumuksan ko pa yung takap. Medyo mahirap, patutupin ko pa. Sa kanina man ako pumaparado sa ano, sa mga labas ng matagal. Hindi tulad ng iba, pumaparado sa labas ng matagal. Ako hindi. Pumunta ako sa isang lugar. Nasip ako ng lugar ng park. Sa mga mall. Or dila sa community namin. Hindi ako nagpa-park sa ano eh, mga lugar na medyo ano, complicated. Kaya hindi ko na kalalagyan ng takapin. Hindi ko na kalalagyan ng cover bed. So ganyan lang ginawa ko. Siguro ano lang to. Sino, di ba ano to? 200 pesos. Itong kadena, 100 pesos. Yan o. Ako lang gumawa niyan. Wala nang isip ng paraan. Tapos yung lock, mura lang to. Alamin niya kung magkano yan. Kasi lock sa loob na itim. Siguro ano lang ito eh, i-gasas ko rito na lang. Diba ano, kanyara 250, 100. Ah, bali ano na yun. 150, diba? Siguro mga 400 pesos lang, mga ganun. Kasi hindi nalayo sa 400 pesos, i-gasas ko rito. Tapos yan, nakatali lang yung panamang ganyan. Para siguradong nakatali siya, walang gagawin. Hindi siya nakatali. Wala naman love niyan. Lagi ko lang ng tali para sigurado walang kumalaw. Yung kinuha ko may kadena. Mga kadena rito. Ang napad nito, hindi may kamay ko. Maganyan. Siko. Ang kamay ko, ganyan. Malapad. Tapos yung sa gilid. Ngayon sa ganyan. Malapad. Yung malaki. Sa lingad, ano eh. Dalawang tao, dalawang plato pwede kumain dyan. Pwede mo ipataw ang dalawang plato dyan eh. Sa aking baso, pwede mo ipataw ang dalawang baso dyan. Tapos dun pwede rin. Pwede rin dun. Ito rin, isang araw ko ito kanunan eh. Ay, yung isang araw ko pa pala ito ginawa. Yung wala kanunan. Kasi nagkabit ka nga ng mirror sa loob. Yung year curve mirror. Kaya naisip ko na rin kung walang ito eh.
iba-iba na ito. Alam mo yung ibang binibendang ganito na na-advertise sa online. Saan yun? Ako may nakita ko hapon eh. Yung binibendang mura din siya pero mas makapal yata. Nasa 2,000, mura rin daw din eh. Kasi di ba iba nasa ano? Nasa 5,000. Yung binibenta sa online, 2,000 lang. Parang ganito rin kalaki. Inalagay sa likod ng pickup. Nagaya ng gamit. Pwede nilagyan ng lock. Pero ito mas mura to. 250 pesos lang ito. Tapos itong kanya ng 100 lang. Tapos yung lock magkano lang. Di ba mura lang. O di nagkasas ko dyan. Mga 400 lang. Mga ganun lock. Yung binibeta sa online. Kaya hindi na makalock yun. Yun din kalock. Mas makapali nga lang yun. 2,000 pesos. Ito mas magaan. Kasi hindi ka naman kailangan bumili ng ano eh, ng heavy duty. Kasi lagayan ko lang naman ng gamit na parang di mabasa. Sa inyo naman yan eh, kung gusto nyo nang mas patibay, kung gusto nyo mas patibay, bili kayo sa online 2,000 na advertise sa Facebook. Bili kayo ng ganun. May lock din yun. Iba yun. Marang ganyan hindi kalaki, nalagay sa ikaw ng pickup. Ito, binibili lang sa mall. Sa 999 yata. Hindi sa doon, kaya na pwede doon. Ang dami doon mura. Yung mas malaki pa nga dyan eh. Kaya lang, iisip ko, pag binili ko yung mas malaki, lalagpas na rito. Pag tumingin ka ng ganyan, hindi kitang kita. Ito mo, hindi kitang kita. Pag tumingin ka. Yung nakatayo ka, may kita mo. Laki nga binili ko eh. Para bagay. Ano kasi, nagkakarga ako dyan sa loob. Diba pa nagkakarga ako dyan sa loob? Nagkakarga ako nandiyan yung mga bag ko. Pag nandiyan yung mga bag ko, di dalawang tao na nakaupo sa likod. Buti na lang, minsan pag lumalakad kami, apat na kami sa loob. Nandito yung sakit tayo, dalawang bag. Paano kung may sumakay pang marami, anim? Or higit pa? Hindi kailangan ako na maglagay nito para sa likod. Hindi, bindi ko lang naman to kasi baka sakaling pag marami yung likod para di manduha yung damit. Pero yun yung nakarami sa mga sa likod, hindi man ako naglagay na sa pen eh, kasi bigla na sila sa makay eh. So malinis naman yung likod, kalilinis ko lang nun. Kailangan ko lang kasi nililinis yung likod nun eh. Kaya hindi ko na sinapin na nung sumakay yung tao sa likod. Ayaw ko na ng haba ito. At 20 minutes may hindi. Kasi bago na yung cellphone ko ngayon. Hindi na siya nagka-cut. Hindi tulad dati. Hindi sa puno yung video. Ngayon, pag kukuha ka ng video, hindi na nahihirapan. Nakompleto ka na yung video. Pinakamakang video ko ngayon sa ano yun. Kasi may community namin, umabot ng 40 minutes. Kompleto na yun lahat eh. May backup sensor. Diba may dashcam na rin yan. Yung camera niya nandun sa may plate number. Hindi yung camera. Pinaka-sticker ko. Yan.
speaker. Si Basilak Diary. Kausap ko yan. Messenger ako ni Basilak Diary. Kasi baka nalawyo sa ako. Ayun ba? Yung sa taas na yun, sa kaibigan ko yun, yung live stream sa baba, yung pangalan ko. Kasi kasama ka meron yun sa puti na yun. Ako gumawa yung sticker na yun eh. Ako gumawa. Pero yung design na siya, nag-design ako lang nagpa-edit sa kilala ko sa pagawa ng mga sticker ng vlogger sa Pilipinas. Na-edit ko para mas tumingin ko at yung sticker. Na, alam ko sa may magawa niya yan eh. Hindi ako nagpapagawa. Buti na nakita ko yung pagawa ni nanap ko. Ngayon may calling card na ako dyan eh. Diba, nagsasayo nga na. Itong ano na to, yung live stream na yan. Ano yan? Kay Javi yan. Yung live stream na yan. Pari, ako gumanisikan na yan. Tapos doon sa baba, pinagsama namin. Yan, lagyan ko na hindi yung YouTube. Kasi minsan kasi magkasama kami pa ng vlog. Yeah, yung isa sa kanya yung sticker, yung ganyan. Hindi nakalagay yung ano yung original sticker niya, hindi kasama yung pangalan ko. Pero yung sa akin, yung pangalan ko saka sa kanya. So may sarili siyang ganyan na ganyan lang. Ganyan lang, ganyan. Tapos sa akin may ganyan. Ilagyan ko ng ganyan. Kasi minsan magkasama kami. Pag nag-vlog. Doon nagpunta kami ng mga magkasama kami na, di ba? Yan lang. Iba na love isa ako. Yung sticker ko, original. Ako nag-design yan eh. Tapos pinagawa ako. Doon na yung ako nag-design din sa pagawaan. Ako bumili ng kulay. Sa pang sumayari sa likod eh, alam mo. Ito yung maa. Example, pag nandito ako, diba pwede ako kumahan dyan. Ilagay pa itong table. Yan, mapag nakaupo ako dito. Yan, mapag nakaupo ako dito. Pwede ako kumahan. O, diba? Tapos, may pahin pa ako sa loob. Malaki yun. Pwede ko ilagay dito. Hindi kasi ako manood ng ano eh, mga travel vlog. Magpupunta sa malalayo. Or outing. Para pwede ka kumahan dito habang nag-vlog. Kasi diba minsan wala kang mga pwesto pagkain na. Kaya magdadala kayo pagkain. Pwede ka dito kumain. O dito malagay sa labing pagkain. Tapos dito may patong. Maraming maraming purpose din. Maraming magagawa. Gagalaw yan, no? Nausog. Yung kasumaka dyan, yan tao rito, apat. Yan isa. Dito, dalawa. Ako sa rito. Kaya sa likod ako ngayon. Ganda talaga yung ganito. So nag-gets na ako ba't ako bumili na ito, no? So ganda talaga ganito ginawa ko para hindi na ako magbubukasara sa likod. Ito na lang gamitin ko. Madaling gamitin.
Saka mura pa. Sakay ko ngayon yung bike na kaibigan kong vlogger dito eh. Nagpunta siya rito. Diba nagpunta siya rito? Gabi. Tapos, yung nag-vlog kami sa mga, diba nag-bilyar kami noon. Pero kaya yung muna rito yung bike niya sa baba. Tapos pag uwi namin, yung siya uri dito, sinakay namin yung bike niya rito. Tapos ito, kala ko lang ito binili eh. Hindi ko, kapun ba yun? Or ano, kahapon yata. Naalala ko na parang kahapon yata. Kahapon ko lang yata binigitan. Hindi ko na matandaan. Parang kahapon. Hindi ko na matandaan. Ganda na ito. Pwede, actually, pwede na itong gayaan. Ito ginawa ko. Yan na yung pickup nyo. Malaki malagyan sa likod. Bilayan na kayo na ganito. Actually, ano lang tawag nyo? Parang oro ka ito, diba? Ang oro ka. Mura pa. 250 pesos lang. Tatas. Kadena lang. Hindi mani yan. May kadena yan. Ako lang ibenta yan. Ako lang gumawa yan. Ako nag-isip ng para wala turo sa akin. Actually kasi nasa balaan pala ako. Marunong ako gumawa ng mga ano-ano. Nag-welding na ako nun eh. Kaya ito 20 plus years old pa lang ako, marunong ako sa mga ganyan. Malikot kasi ako dati eh. Wala na pagkawa ako sa Bulacan. Pati nga yung truck namin na bang nakagumuha na yung karga ng sisyo. Laki kaya nun. Buong truck na alap, ako gumuha nun. Inassemble tali. Nakarga namin ng sisyo. Ako gumuha nung kahoy, ako nagbarena. Ako gumuha nung mga bakal, ako nagwelding. Inassemble lang ano, mga tawa na sa Bulacan yun. Yung karga ng truck sa likod. Karga ng sisyo. Tapos nung huli, nagpagawa na kami ng mga aluminum bat talaga. Kasi yung ginawa ko, ano lang yun eh. Nakakahoy lang na may spin na plastic. Pinapasukan ng tubig. Tapos may bubong na ano. Na plywood na may loo na. Kaya ang hirap assemble yun. Tapos may sinakalas pa sa talia pa ng tali. Kaya nung huli, nagpagawa na kami ng ano eh. Bat talaga na karga ng sisyo na may labasan ng hangin na aluminum. Ay susuway. Yung at na blue name, ano yun, yung huli binenta namin sa pinsang ko. Sa hardware nila. Ganda na ito. Diba na ito, tibin tuhod ko. Yan yung taas yan. Yan pa ako. Yung taas yan. Yung tuhod ko. So, ang sarap talaga tumambay rin sa likod. Tapos pwede ka pa kumain dyan, pwede mo patong cellphone mo dyan habang nanonood ka yung internet. Pero kailangan siyempre yung dimit ng araw sa may lilim. Kaya may payong ako sa loob eh, in case na may init. Or umuulan. Malaki yung payong na yun. Ano mo yung payong na yun? Mas malaki sa ordinaryo ng payong, sobrang laki na yun. Yung pinakamalaking payong. Meron pinakita ko kanina, laka-laka na yun. Pwede ko yung ilagay dito. Kaya tayo dito. Dito. Tapos hahawakan na or tatali. May tali ako sa yung tali ako sa loob. Napakita ko na ba yung tali? Hindi ko pa yata napakita. Kaya kapakita ko. Bala ka. Ba na papakita yata ito tali na ito binili ko eh. Ito haba na ito. Ano magkala bili ko dito? Ang naalala ko parang 120 pesos lang. Ano ito eh? Nasearchable. Ano? Meron pa nga tali, di ba yung ano, pantali ng truck ulit dilaw? Hindi ganun binili ko eh. Mas makayata yung ganun, alam ko. Pwede ka rin bumili ng ganun pag gusto mo. Mas matibay kasi yung ganun kasi dito eh. Kala ito binili ko eh. Kasi ito yung nakita ko sa pwesto ng kaibigan ko. Kaya ito naman binili ko.
mura kasi ganito eh. 120 pesos lang. Haba pa. Tapos maganda na ngayon. Kitang-kita ko na likod. Nakukuha na ko ito ng buo ngayon. Pag pinanood niyo, tinapos niyo. Ano ko, talikot ko na ako. Di ba alam niya ito? Bababa ito na yung table. At ito kabila. Yan. Nagyo ko na sa pen para sa po. Kasi nung nagpunta kami ng ano, naalala ko nagpunta kami nung kaya sa ating mga nandun. Dito ako sumakay sa likod, may nag-drive na ibang tao yung kaibigan namin. Sumakat yung ano ko dito, sa ano. Talaga na upo ko, hindi yata nakupo sa kanan nun eh. Tapos yung kaibigan ko pa nga nun, siya yung nagbibidya sa likod eh. Nasakat ibang anak kami. Pero siya yung nagbablog sa likod. Na-upload na nga sa YouTube channel kayo, napunta ko at ibang anak, Quezon. Yung ano pa yan, parang 2014. Nung sumakay ako dyan, sa likod dyan, sumakit yung ano ko dito. Sa pinaka ano ko, sumakit sa haba ng biyaan na oras. Kaya naiisipan ko sa likod, umiyon ng ganito. Kasi pag mahaba naman talaga biyaan, sakat talaga yung pinaka ano mo dito eh. Sakat talaga pag mahaba biyaan. Kahit ano pang klaseng ano, kahit anong klaseng sasakyan. Kahit tanongin mo kahit sino ng tao, pag mahaba biyaan, sasakat talaga. Hindi ko alam kung sa upuan niya ano ah. Hindi ko alam. Kaya bumili na ako ng ganito eh. Yung bora lang bili ko dito eh. Yung dalawa na yan. Parang 250 pesos lang yata. Malambot yan. Para ka nakapuha sa ano. Sasakot ang ano mo dyan. Sige, ikaw na yung video. Like and subscribe to the channel. Yeah, bye. Thank you.